of the Philippines. Thank you. Good afternoon, please down. His Excellency Christopher Thornley, Ambassador of Canada to the Philippines, Secretary Coloma, Mr. Herman Basbanyo, our very good friend, Mr. Roberto Nigdao, Mr. Francis L. Cardona, Mr. Butch Canoy, Attorney Felipe Antonio B. Remolio, who left his tie earlier. Of course, our friend, Mayor Bong Gordon, who's also a musician and celebrity in various fields, board of directors, official staff, members of the Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, sa amin po sa Kapampangan, sinasabi, maya pagat panapon po kay kayongan. Sa hindi ho marunong ng French, good afternoon. And I apologize to Ambassador Thornley, I'll have to say this in Tagalog. I'll give you a translation before the end of the year. Sino bang mag-aakalang umusbong at nagkaugat ang mayamang kasaysayan ng Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas mula sa mga madidilim na araw ng batas militar? Nang itinatag ang KBP noong 1973, agad na binusalan ng diktorya, o nauna pang binusalan ng diktorya, ang karapatan ng media na maghayag ng katotohanan. Piniringan ang mga mati nito, binulag ang tungkuling nitong magmatsyag para sa lipunan, at tinakpan ang tainga ng mga broadcaster upang hindi marinig ang mga hinaing ng taong bayan. Dalawa lamang ang bagsakan ng sinumang naglakas loob na sumuway sa utos ng makapangyarihan noon, sa kulungan o sa libingan. Subalit, noong 1986, ang tinikalang gumalag sa malayang pamamahayag ng dyaryo, radyo at telebisyon sa pagkahaba-habang panahon ay unti-unting napigtas dahil sa nag-aalab na hangarin ng KBP at ng sambayanang Pilipino. Natapusin na ang pagmamalabis at kawalang katarungan sa lipunan. Nagtagumpay ang mga Pilipinong maibalik ang demokrasya sa bansa, at mula noon, wala pa rin humpay ang KBP sa panigurong hindi na muling may kukulong sa reas na kamangmangan at kasinungalingan si Juan de la Cruz. Kapag nahihilo na ang publiko sa minsan ay tila tsubibong pag-ikot ng politika sa bansa, nakahanda palagi ang ating media na bigyang linaw ang mga isyu at magsimula ng mga usaping nagpapataas sa antas ng pampublikong diskurso. Mahirap mapatayan ang inaalay na dedikasyon ng KBP sa pagiging ika-apat na estado ng lipunan, lalo na sa kasalukuyang pamamayagpag ng modernong teknolohiya, kung saan ang tinig ng media ay mas mabilis na naitatawid upang maging tinig na rin mismo ng taong bayan. Sa kabila nito, kailangan din nating aminin na hindi perpekto ang media, at tulad ng anumang institusyon na may lakas at impluensya, may mga bulok na kamatis din na sa kasamaang palad ay naihalo sa napakaraming napakahuhusay. Bilang mga kalasag ng taong bayan sa tuwing dadaan, tungkulin ng KBP at ng buong media na bantayan ang sarili ninyong hanay laban sa dumudungis sa inyong larangan. Silang mga nangingikil kapalit ang mabangong headline sa dyaryo. Silang nambabaluktot ng balita upang mapabura ng ilan. Silang nag-aasik na walang basehang chismis at kasinungalingan para lamang mailayo ang atensyon ng taong bayan sa katotohanan. Kung katapatan at malasakit sa bayan na sukatan ng pagiging lingkod bayan, masusing pagsisiyasat sa mga detalye at kredibilidad naman ang sukatan sa inyong larangan. Kung inaasahan ni Juan de la Cruz na ang mga pinunong inihalal niyo noong eleksyon ay hindi siya lilinlangin at pagnanakawan, nananalig rin siyang ang mga tinatangkilik ng tagapaghatid balita ay hindi siya binobola at pinagmumukhang magmang. Ang mga batayang prinsipyo ng sinumpaan naming mandato, katapatan, paghahayag ng katotohanan, malasakit sa ating kababayan, lahat ng ito ay sumasalamin din sa tungkulin ng media. Sa mga tweet, kapwa tayo may pananagutan sa mamamayan. Kapwa tayo may utang na loob sa taong bayan. Bilang nangungunang katipunan ng media sa bansa, hinihikayat ko ang KBP na lalo pang paigtingin ang inyong mahakbang sa pagtataguyod na mapagkakatiwalaan, maasahan at walang kinikilingang ugnayan sa pagitan ng pamahalaan ng media at lalong-lalo na ng sambayan ng Pilipino. Lilinawin ko lang po
ang inaasam natin ay tunay na ugnayan sa pagitan ng media at ng pamahalaan. Sa tuwid na daan, walang maglalagay ng tali sa inyong leeg para maging sunod-sunuran. Walang gagamit sa radyo at dyaryo para bumanat ang bumanat ng walang katuturan. Mananatiling tagapagbantay ng demokrasya ang media ng bansa. At kabalikat ninyo ang ating administrasyon sa pagpapanatili ng pinakamataas na antas ng profesionalismo, integridad at kredibilidad sa inyong larangan. Oo, batid nating may mga pagkakataong mas tinatangkilik ng publiko ang mga balitang eksagerado at may makukulay na detalye. Kung sino ang bago kong kadate? Paano ko nalaman ang kahulugan ng DOTA? Alam po ni Herman yung DOTA'ng yan. Yung hindi ho nag-react, ibig sabihin hindi nyo alam kung ano yung DOTA. Nalaman ko po yan mga 1 week and a half ago. Video game po yan. Yung A ho dyan, Ancients. Anyway, kung naniniwala ako kay Santa Claus, isa po sa pinakamahirap na tanong na aking sinagot kamakailan. Aaminin kong ako mismo ay napapangiti rin ng mga ito. Marahil nga ay natural na ito sa kultura natin. At ang nakakadismaya lang, tila nakakalimutan ng iilan taga-media ang kanilang pangunahing tungkulin, ang maghayag ng katotohanan at hindi para manghula o magluto ng balita. Muli, walang sumasagabal sa kalayaan ninyong maghayag, ngunit lagi rin natin sana tandaan. Anumang uri ng kalayaan ay may kaakibat na responsibilidad. Naway, huwag ninyong ituring na kritisismo ang mga nabanggit ko ngayong hapon. Sa halip, tingnan natin ito bilang mga konstruktibong mungkahi na magpapatibay sa papel ng media na magpamulat ng katotohanan sa puso't diwa ng ating mga mamamayan. Kawaniman ng media, lingkod bayan o karniwang mamamayan, iparting natin sa mundo ang dumadagundong na tinig ng ating paninindigan. Hindi na tayo nangangapa sa dilim. Tinatapos na natin ang negativismo sa lipunan at matingkad na ang kumpiyansa at pag-asang tangan ng ating mamamayan. Sa lakas na nagkakaisang bayan, tuloy-tuloy na ang ating pagbangon at sa tulong ng KBP, tunay ngang napipinto na ang katuparan ng ating mga pangarap. Ulitin ko po, iisang bansa natin, pare-pareho tayong sumasagwan, tungo sana sa kaunlaran kesa naman sa paikot-ikot na walang paroroonan. Nasa inyo po mga kamay ang pagkakataon, samantalahin po natin tungo sa pag-asenso ng sambayan ng Pilipino. Maganda nga po, maraming salamat sa inyo. His Excellency Benigno S. Aquino III, President, Republic of the Philippines.